Kaya hindi ko pagsagot kay Loni, wala akong pakay kung maraming hindi natuwa. Ang sa akin lang, ba't ko naman sasagutin yung kasalanan na hindi ko ginawa? Kumbaga parang naging peklat na kay Tipsy D yun, no? Yung sinabi ko sa kanya sa battle namin na yung angulo na ginamit ko na nagnakaw siya ng mga linya. Welcome back to Break It Down. Papanoorin natin laban ngayong araw ay galing sa 2x2 2017. Ito yung laban ni Sinyo at Tipsy D. Laban kay Price Tag at Chris Delano. Simulan na natin. Yo! Yo! Easy muna tayo lahat! Easy tayo lahat! Alam ko maraming battle to, kaya napaka-importante yung react accordingly, respect the MCs, patapusin nyo sila, enjoy lang natin to. Nanalo ng coin toss, Price Tag at Chris Delano, pinili na ba una, Tipsy D at Sinyo, Vuelta pala itong 4, unang parang pahinga natin. Yo, tournament, 3 minutes. Sino dito yung nakapanood ng battle nila kina Pistolero? Puta, tawa sa intro. Kasi sabi ni Delano, yung mga kutis nyo, mas marumi pa sa dirt! Buta, mas marumi pa sa dirt? Ano yun? Parang mas mundo pa sa earth? Ano yun? Parang mas mundo pa sa earth? Mas berto pa kay Bert? So anong gagawin nyo sa amin? Mas masakit pa sa hurt? Tangina! Mas weirdo ka pa sa nerd? Tangina mo, Chris Delano! Mas malabo pa yun sa blurred! Pero ito, trivia! Trivia! Alam mo ba na pag binaray ka sa ulot, balikat eh, head and shoulder? Ha? Ulot, balikat, head and shoulder? So pag binasag mo yung tito ko, Uncle Breaker? Sabi ko kay Sinyo, kahit na sabihin na natin sobrang simple nung sinasabi niya o ano ba, tulad nito, tinatarantado nila yung linya ni Chris Delano na mas madumi pa sa dirt. Yung delivery niya kasi yung nagdadala talaga nun eh. Yung, kung paano niya i-project yung charisma niya sa tao. Kumbaga kung si Tipsy D lang to, siguro hindi ganun nakakatawa. Pero pag nakikita mo pag si Sinyo na yung nagde-deliver, dalang-dala niya eh. Pati yung head and shoulders. Si Tipsy D yung unang nagsabi. Pero nung inulit ni Sinyo, talagang na-amplify yung lakas nung patawa. Kumbaga mas ramdam mo yung sarcasm tsaka yung panggagago pag si Sinyo yung nagde-deliver. Head and shoulder? So pag binasag mo yung tito ko, Uncle Breaker? Mas doblado pa sa dual. Bagay nga kayong maging PK kasi parehong kupal. Sa kanila pa talaga lang galing na marami ng bobo na fans. Kaya daw iaangat nila yung liga bago pa namin palubugin. Akala ko ba Chris Delano ka na eh, bakit nag-hallucinate ka pa rin? Kasi kung tutuusin, ikaw ang goy. Galit ka sa sikat pero gusto mong maging basya. Ilang beses na kaya nagamit kay Chris Delano yun, no? Yung punchline na yun na nag-hallucinate ka lang. Dahil nga yun yung dati niyang pangalan. Alam ko sa mga nauna nating break it down episodes, lalo na dun sa, saan ba yun, yung Royal Rumble ng Uprising, wala siya dun pero nadamay siya dun, ginamit din yun, yung nagka-hallucinate ka lang. Dun sa laban ni Abra, Apex, tsaka ni Chris Delano, Ice Rocks, ginamit din yun, nagka-hallucinate ka lang. Siguro pag naririnig ni Chris Delano yun, tayo na naman. Liga bago pa namin palubugin. Akala ko ba Chris Delano ka na eh, bakit nag-hallucinate ka pa rin? Kasi kung tutuusin, ikaw ang goy. Galit ka sa sikat pero gusto mong maging basya ng lahat ng iyong sinasabi. Ayaw mo pala sa million views eh. Bakit nagmamakaawa ka sa pagtingin ng marami? Uwe! Tapos pagdating sa suporta, dinabaling konti. Basta tunay.
ganyan ang motto nila sa buhay. Well, fuck you in advance! Kung sa bagay, ganun din sasabihin ko eh. Lalo na kung wala akong fans! Napakayayabang sa social media, pero ang totoo, yun ang panlilimos ng simpatsya ng mga gago. Tinatago ng sa dilim yung pagsiksik sa mga tao. Labo, pampira yung galawan. Kaya pala galit na galit tong mga to sa tuwing pinasisikatan. Sobrang daming kadramahan. Itong si Price Tag, laging last battle. Sobrang alaga sa record, kaya hindi mapanatag. Pag binigyan ang battle, nanginginig. Kasi takot na mabasag. Doon palang halata nang wala kang panama sa tipsy. Di tayo pareho. Kaya ka nga panay naka last battle. Kasi di mo kayang sumabay sa lasenggo. Ibig sabihin siguro ni Tipsy D dito na panay last battle. Parang lagi sinasabi ni Price Tag na last battle ko na to. O magre-retire muna ako. Parang yung pinupunto niya, pinangangalagaan daw ni Price Tag yung undefeated record niya. Sa Tipsy! Tapos nilaro niya rin sa last battle na bote. Kasi Tipsy D Lasenggo. Sobrang alaga sa record, kaya hindi mapanatag. Pag binigyan ang battle, nanginginig. Kasi takot na mabasag. Doon palang halata nang wala kang panama sa tipsy. Di tayo pareho. Kaya ka nga panay naka last battle. Kasi di mo kayang sumabay sa lasenggo. Tapos ang labas pa, kami pa yung homeboy. Tangina, di kami magpapa-under. Kasi sa kahit anong palabas ni Joker, laging bata niya lang tong mga gangster! Pero sir! Alam mo bang may dalawang uri ng tanga? Believe nga kami sa'yo eh, na pagsama mo sila! Solid, solid na punchline. Alam mo bang may dalawang uri ng tanga? Believe nga kami sa'yo eh, na pagsama mo sila! Wala nang mas tatanga pa sa'yo, Chris. Si Price na lang. Yun lang. Tigas yan. Napapalibutan ng maraming lalaki kasi membro ng gang. Sanay humawak ng mahaba at makipagpalitan ng bang. Teka. Gang? Bang? Di sa'yo kasalunukan. Kasi tuwing bumubukay ang bibig mo, maraming putukan. Okay lang yan. Ano ba to? Nilalaro nila yung parang gangbang sa gangbang na sex tsaka yung gangbang na ginagawa ng mga gangbangers o ng mga gangster. Pag bumubuka daw yung bibig ni Price Tag, sanay sa putukan kasi puro gun bars yung ginagamit niya ng mga bars pag lumalaban siya. Tapos yun nga, sanay sa mahaba. Nilaro nila yung dalawang konsepto, yung dalawang ibig sabihin ng gangbang. Di sa'yo kasalunukan. Kasi tuwing bumubukay ang bibig mo, maraming putukan. Okay lang yan. Ano ba to? Nakikipagpalitan ng putok sa kalaban ang baho ng drip mo. Siya ang malaking burat ng shots fired. Hore! Pagpalitan ng putok, isa na namang meaning ng putok o yung putok na baktol. Pagpalitan ng putok, ang baho ng drip mo. Kalaban ang baho ng trip mo! Siya ang malaking burat ng shots fired! Hore! Puta, bigat! So anong tawag sa hairstyle mo? German cut? At yung puwet ni Chris, pag-usapan naman natin yung nakaraan. Tangina, hindi naman kita kababayan, bakit mo sinuko ang bataan? Chris naman! Bakit si Tito di mo pinalagan? Tangina to! Minulas ka na, di man lang nagreklamo. Galing yata itong angulo na to kaila Abrat Apex, yung minulas siya doon ng Tito. Hindi ko alam kung totoo yun o gawa-gawa lang nila, pero dito ginamit nila Senior Tipsy D ulit dito itong angulo na to. Si Tito, hindi mo pinalagan. Kakatawa yan. Ay na, hindi naman kita kababayan, bakit mo sinuko ang bataan? Chris naman! Bakit si Tito di mo pinalagan? Tangina to, minulas ka na, di man lang nagreklamo? Kung sa bagay, si Tito nga pala yon, kaya walang kaso. Hoy, sumobra daw sa time limit huling kalaban nyo, kaya daw natoda.
Si Tito yun, kaya walang kaso. Di ko alam kung sino Tito. Kasi Tito Badang sinasabi nila. Walang kaso. Pwede rin siguro Tito Soto. Si Sinyo lang nakakaalam nun. Kaya mo, kung sa bagay, si Tito nga pala yun, kaya walang kaso. Hoy! Sumobra daw sa time limit huling kalaban nyo, kaya daw natodas. Tangina, edi kayo ang time bomb ngayon. Sabog kayo sa amin sa tamang oras. Kaya kung time limit lang ang pag-asa nyo, di kayo magkakaroon ng chance. Mukha lang naman kaming sobra sa oras kasi masyado kaming advance. At kanina pa tumatakbo ang oras. Pero dapat mas unahan nyo pa. Kasi kung talagang magaling kayo sa oras, dapat alam nyong oras nyo na! Okay, solid yung ano, yung round 1 nila Sinyo tsaka ni Tipsy D. Gumana yung mga jokes nila, ang ganda ng stage presence. Kuha nila yung crowd. May mga punchline sila na makukulit kahit yung mga fillers nila, yung pumalagkay Tito. Para sa akin, pinakanagustuhan ko linya dun yung dalawang klase ng tanga. Believe sila kay Enigma kasi napagsama nila yung dalawa. Okay yun, okay yung round 1 nila. Maganda rin yung chemistry, yung palitan. Si Sinyo yung nagdadala ng comedy, tapos si Tipsy D. Siyempre, maliban doon sa delivery, pagdating siguro sa mga rhymes, siya yung, kumbaga sa pagbuo nito, malaki rin yung ambag ni Tipsy D dito sa writing process nitong ano nila, material nila dito, sa tingin ko. Okay, tingnan natin yung round 1 ni Price Tag tsaka ni Chris Delano. Oh, sa wakas! Simula na palabas! Sinyo Tipsy D? Putang lakas! Kaso yun nga lang mga putang ina nyo, matutulad kay batas! Ano ba kasi akala nyo, ha? Swerte ka pala kami dito? Gago, may tip ka lang sa pangalan, pero hindi na ako madadaan sa piso! Inaakala nyo magkakampyon, alam nyo nasa peligro! Di lahat ng bagay kayo kahit daanin sa piro! Kaya pag-usapan natin yan, Tips! Magaling ka magnako ng line, Tips! Mangunguha ng linya tapos babalik ka rin. Ah, no wonder na ako kanyang speed. Bulalo ka raw kasi utak mo sabaw. Wow! Tangina ka, magnanakaw ka na lang, hindi mo pa iniba. Nakakatawa ako yung underdog dito, pero ako tong ninanakawan mo ng linya. Oo, Tipsy, iba ka. Yung sulat kaya ko talagang pinagpuyatan. Sa bagay, wala tayong makikitang Tipsy. Ngayon sa battle, walang bars sa pinagkuhayan. Yung linya mo na, makipag-fistbump kay Wolverine. Nakuha mo kay Carter Dims na King of the Duck. Yung sulugin, hadukin, rayukin, ninakaw mo kay Mike P ng URL Smack. Kaya wag mo nang pilitin, bro, na dapat ikaw ang iniidolo. Kasi ultimong kanta sa intro video mo, hindi sa'yo. Oh, wag mo nga i-deny. Gago. Okay, dito. Opening nila, Price Tag Chris Delano. Ang tinalaki agad nila na topic, yung mga ninakaw daw na linya ni Tipsy D. So, sinabi ni Chris Delano, yung bulalo ka nga kasi utak mo sabaw. Kiniklaim niya na sa kanya yon originally. Tapos si Price Tag naman, sinabi na may ninakaw siyang linya kay Carter Deems na battle rapper sa ibang bansa. Comedy na battle rapper yon, medyo nerdy yung dating niya. Tapos, magaling yun, entertaining na battle rapper yun, si Carter Deems. Check out nyo yun. Tapos, si Mike P, binanggit niya rin. Sabi niya, ninakaw niya daw yung mga linya. Isang linya, yung, sinabi niya yung fist bump kay Wolverine. Okay, so, yun yung ano nila dito, atake nila dito sa round 1. Mike P ng URL Smack, kaya wag mo nang pilitin, bro, na dapat ikaw ang iniidolo kasi ultimong kanta sa intro video mo, hindi sa'yo. Oh, wag mo nga i-deny. Gago, mas crooked ka pa kay Crooked Eye. Walang disente sa'yo kahit magsuot ka pa ng suit and tie. Sa pangangagat mo ng linya, you just proved it right. Bagay na bagay sa'yo yung movie na The Thief kasi this pussy bites. And true shit, guys. Alam nyo ba magaling din magnakaw ng size zero? Alam ko yung movie na yun, The Thief. Yung pussy ng babae may ngipin. So sinasabi niya, pussy, this pussy bites.
yung bite kasi sa hip-hop terminology, yung panggagaya o pangongopya, biting yung tawag doon. So nilaro niya doon, this pussy bites. Detroit, bagay na bagay sa'yo yung movie na The Thief kasi this pussy bites! And true shit, guys! Alam niyo ba magaling din magnakaw ng style sa sinyo and it's not nice! Alam mo paano perform to? Paano? Clap your hands, everybody! Everybody just clap your hands! Say ho! Ang ina mo, seryoso ka? Dati sinyo, kada battle mo, sinasapian ka lang ng spirito. Ngayon, kada gig mo, feel na feel mo na ikaw si Kuya Drew. Fuck you! Tangina, hindi nyo ba alam? Madami nang naloko yan. Yung style ni Andrew, ginawa ng negosyo niyan. Isipin nyo, walang kanta, tapos nakapag-Dubai. Talagang nakakabobo lang. Gusto ba mag-around the world, just maghawak na yung mic? Tangina, mag-yo-yo ka lang. Gets mag-yo-yo bobo ka. Around the world, paghawak na yung mic, mag-yo-yo ka lang. Yung around the world move, sa mga naglalaro ng yo-yo, alam nila yun. Isa yun sa mga tricks na magagawa mo sa yo-yo, yung tawag doon, around the world. Kasi yung sabi niya, syempre si Sinyo nakakapag-perform na rin overseas. Tapos, dahil sinasabi nila na walang kanta si Sinyo, puro yo-yo lang yung sasabihin sa mic. Tapos nilaro niya sa yo-yo na laruan. Talagang nakakabobo lang. Gusto ba mag-around the world tapos maghawak na yung mic? Tangina, mag-yo-yo ka lang. Gets mag-yo-yo bobo ka. Malaki na kasi ulo na ito eh. Kinula sa utos. Modern day boy pick ha. Pag mag-react kayo, lupos. Pero battle sa skill-wise, wala kang... Okay yung atake nila Price Tag tsaka ni Chris Delano dito. Yun lang nga, syempre, by default, sila yung villains dito o yung heel dito sa battle na to. Syempre, crowd favorite, Sinyo Tipsy D. At mukhang nagagampanan naman nila ng maayos yung role nila dito bilang mga kontrabida. Hindi ko lang naintindihan yung huling sinabi ni Price Tag. Ulitin ko. Malaki na kasi ulo na ito eh. Kinula sa utos, modern day boy pick ha, pag mag-react kayo, lupos. Pero battle sa skill-wise. Ano daw, modern boy pick? Hindi ko naintindihan yun. Last. Bobo ka. Malaki na kasi ulo na ito eh. Kinula sa utos, modern day boy pick ha, pag mag-react kayo, lupos. Pero battle sa skill-wise, wala kang bilang makipagtuos. Parang pangalan mo, Sinyo. Sinisiro ka sa puntos! Kaya kung usapang bara lang, hindi ka dito qualified. Sadyang trending ka lang ngayon. At ang trending eventually mamamatay. Kaya huwag kayong gagawa ng alibi pag tinalo kayo ng magaling. At aanoy mo ang tipsy kung sa bar fight, tumpalagi ang lasing. Kaya ako nandito kayo para sa STD. Nagkamali kayo ng pinasok na pinto. Tangina, marami madidisappoint ngayong gabi kasi hanggang ay talang tong si Tipsy at Sinyo. Dalawang gustong maging hari, maging katulad ni Simba ang gusto. Pero yung crowd nyo, magmumukhang Rafiki kasi mga unggoy lang magbubuhat sa inyo. Wait lang. Okay, para may narinig din akong linya. Hindi ko alam kung sino yung nauna doon sa Rafiki na linya na yun sila. Hindi ko na maalala kung sino yung rapper yun. Kung naalala nyo, pakicomment sa baba. Rafiki, unggoy ang nagbubuhat sa'yo. Si ano yata, taga? Si Marshall Bonifacio. Di ko alam kung ano yung naunang battle, pero dito naman, ano pa itong sinabi nila? Maging hari, maging katulad ni Simba ang gusto. Pero yung crowd nyo, magmumukhang Rafiki, kasi mga unggoy lang magbubuhat sa inyo. Magbubuhat yung ginamit yata ni Marshall, nagtataas yata. Pero pareho ng, halos pareho ng idea, pareho ng reference. Rafiki sa Lion King, yung nagtaas kay Simba dun sa Pride Rock nung baby pa siya. Maganda yung linya na yun. Siguro mas, para sa akin, mas kung nauna sila, tapos inadvertently o kung sinasadya man o hindi na nagaya ni Marshall Bonifacio, parang mas malakas yung suntok nung kay Marshall dahil sa pagka-construct. Sa pagka-construct ng linya, sa kumbaga dun sa kung paano ni roll out yung punchline. Dahil din siguro dos por dos to, kaya may factor na magkaiba syempre pag one-on-one.
Wait lang, wait lang. Ito yung mga nakaw ni Tizio. Isin niya ang proof. Ito lahat naman ni nakaw mong para, gago ka. Ikaw naman, tangina mo, magpatawa ka na! Okay, yun yung round 1 ni Price Tag Chris Delano. Ganda rin yung energy nila. May sound linya hindi na intindihan doon sa sinabi ni Price Tag. I-comment nyo sa baba kung may nakagets nun. Hindi ko naintindihan, hindi dahil hindi ko alam yung reference, kundi literal na hindi ko naintindihan kung ano yung ni-rap niya. Pinakamalakas yung linya dito yung Rafiki. Yung unggoy yung nagtataas sa inyo. Malakas yung linya na yun, talagang yung crowd wala lang sa side nila dito. Pero overall, tingin ko, pareho ng performance, pareho may mga barang dala. Nagkulang siguro sila Price Tag at Chris Delano dito sa siguro sa comedy. Yun yung nilamang ni Sinyo tsaka ni Tipsy D dito. Na meron sila mga seryoso, meron din comedy, parang mas well-rounded. Tsaka mas iba rin talaga yung ano eh, yung makokontrol mo yung crowd. Hindi mo pwedeng gawing excuse na hindi, malalim kasi ako eh. Kumbaga kasama yun sa package lahat. So para sa akin, i-edge ko yung round 1 para kay Sinyo tsaka kay Tipsy D dito. Parang mas, siguro mga dalawang linya yung, o dalawang quotables yung nagustuhan ko sa kanila dito. Kila Price Tag, siguro yung Rafiki line yung pinakamalakas nila dito. Okay. Round 1, Team STD. Panorin natin yung round 2. Kumbara, gago ka! Ikaw naman, tangina mo, magpatawa ka na! Ganon kalakas karisma ni Sinyo. One word, kaya niyang makakuha ng reaction sa crowd. Mga, alam mo yun, mga conversational na rebuttal na hindi kasama sa bara. Doon pa lang na nabubuhay ninyo yung crowd. So, nasi-set up na yung hype nila para dun sa round. Tangi na, nagbigay ka mo, Joel. Ang lupit mo naman, pre. Alam niya kasing magcha-champion kami, kaya inuna niya na yung confetti. Nirem yung pre sa confetti. Confete, hindi ko alam kung confete yung sinabi niya. Well, yun nga, strength ni Tipsy D kasi yung rhyming eh. Wala kay Sinyo yun. Kumbaga dito sa team nila, si C, gaya na sinabi ko nung una ko ni-review tong 2-on-2 nila, yung strength nga ni Sinyo nandun sa delivery, tapos si Tipsy D doon naman sa writing, sa rhyming. Kung mas magaling na lyricist si Tipsy D sa kanya, pero mas magaling na rapper si Sinyo. Kumbaga yung pag-deliver. Yung delivery mas malinaw, mas may appeal, mas may dating yung delivery ni Sinyo. Yun nga lang, dito, syempre, hindi naman kasama sa rounds nila to, rebuttal to. So yun, medyo lumabas dun yung pagka-basic o medyo hindi nga talaga magka-rhyme yun eh, yung pre tsaka confetti. Pero yun nga, buti nakuha na niya yung crowd dun sa sinabi niyang nonsense. Kahit pa paano, nagre-respond pa rin sa kanya. Joel, ang lupit mo naman, pre. Alam niya kasing magcha-champion kami, kaya inuna niya na yung confetti. Tapos magnanakaw daw kami. Puta, eh kayo nga yung mas mukhang manguumit. Tingnan niyo yung mga pormahan, parang biglang nag-jagakul sa jeep. Yo, wala akong ninakaw na linya. Paulit-ulit, masyado na kayong annoying. Sa dinap... Yung mga gano'n na linya, yung mga tinitsuyo na ito, biglang magjaja ko sa jeep. Nung panahon na to, siguro yun yung uso yung nagte-trending na may mga nakukulan sa jeep na nagbabate yung mga manyak. So, understandable kung ba't nila ginamit tong linya na to dito para makuha. Kumbaga, pang-crowd, pangkuha ng crowd. Pero yun nga, yun yung mga linya, yung mga trending na linya. Pag... tumatagal, nawawalan kasi siya ng visa, lalo na pag sa
uploaded na footage ng battle. May mga pormahan parang biglang magjajakul sa jeep. Kanina, yo, wala akong ninakaw na linya. Paulit-ulit masyado na kayong annoying. Sa dinami-dami ng rap battle sa mundo, malamang karamihan sa atin dito may nakapareho na lang meaning. Kaya yung hindi ko pagsagot kay Looney, wala akong pakay kung maraming hindi natuwa. Ang sa akin lang, ba't ko naman sasagutin yung kasalanan na hindi ko ginawa? Kumbaga parang naging peklat na kay Tipsy D yun, no? Yung sinabi ko sa kanya sa battle namin na yung angulo na ginamit ko na nagnakaw siya ng mga linya. Actually, napakahirap na, kumbaga kung hindi ka rapper talaga na marami ka na napakinggan na rap, o hindi ka ganun ka nerd sa rap na talagang sobrang fan mo na pinakinggan mo na lahat ng rap battle sa Flip Top, sa King of the Dot, sa URL, nakikinig ka rin ng mga music, kumbaga hindi lang battles pinapanood mo. Tsaka mo lang siguro malalaman yung distinction. Alam ko pinag-usapan na natin to dati, yun nga, between dun sa sinadyang i-quote para gamitin dahil halimbawa linya ng kalaban yun, so ginagamit mo para i-mock siya. Iba rin yung nag pay ka ng homage o yung parang respeto, kumbaga iba yung sinadya. Iba rin yung ninakaw mo na parang inaangkin mo na nagpapatay mali siya ka na kunwari wala pa nakapagsabi nun. Iba rin yun. So, kailangan i-check yung intention bawat sa tuwing gagamitin yung linya na yun. Kumbaga, napaka-tricky niya sa normal na casual hip-hop fan pwede sabihin na, uy, ninakaw yun. Pero kung halimbawa rapper ka, alam mo kasi yung intention dahil nagsusulat ka rin ng linya eh. Kumbaga, may guilt sa'yo yun na pag alam mo na hindi mo linya yon pero ginamit mo eh. Kumbaga kung tunay kang MC, meron kang pride na, teka, hindi ko gagamitin to. Or, unless sobrang obvious na binanggit mo, na or yung kalaban mo mismo, kumbaga self-explanatory na linya niya yon na tinatarantado mo lang o parang binanggit mo siya, mahirap talaga masabi. Kaya, kung ano ba, sa may mga comments, parami nagsasabi, uy, si ganito, ginaya yung ganito ni, yung sinabi ni ganito sa battle na to. So, kailangan yung i-check eh, kung ano yung intention niya, ba't niya sinabi yun eh. Kasi, meron din namang blatant na panggagaya, tulad nung yung sinasabi kanina ni, hindi ko alam kung totoo yun, dahil di ko alam kung anong linya yun. Sinasabi ni Price Tag kanina kay Tipsy D na, ninakaw siya sa URL. Kumbaga, yun, pwedeng kung mapapatunayan niya yun, kung na-expound pa sana niya ng todo yun, pwede sana maging malakas na kaso yun. Tapos, iba rin yung hindi sinasadya na, or, kasi, halimbawa, yung salitang, meron nagsasabi na, uy, ginamit, may nakuha na comment nung dati, ginamit mo yung tutuluyan kay Tipsy D yun. Eh, di, linya yun na win wordplay. Maraming gumagamit ng tutuluyan sa iba't ibang paraan. Kumbaga, hindi yun yung buong linya na, kumbaga, yun lang yung punto na pinagkapareho, yung salita na yun, yung tutuluyan. Pero yung ibang kasamang salita doon, tsaka yung pagkagamit, magkaiba. Kaya, malaki yung tawag dito, naging epekto kay Mott nung sinasabi kay Michael Joe dahil maraming punto yung nagkagaya tulad nung tatlong yung ABS-CBN na sinasabi na ABS-CBN na punchline na sinasabi ng mga kalaban niya na ninakaw niya kay Michael Joe kasi pareho yung rhyme, yung kapamilya, pareho yung tatlong rounds, pareho yung linya, yung logo ng ABS-CBN. So maraming tawag dito, punto na nagkapareho. So, yun talaga, parang masisilip yun. So, yun lang. Hindi ko alam kung na-explain ko na ng maayos na palakay ko na to dati, pero dahil na-bring up na naman ni Tipsy D, yun, sinasabi, inaano ko lang, kinaklaro ko lang para sa mga, sa ibang manonood. Okay, tuloy na natin to. Hindi ko pagsagot kay Looney, wala akong pakay kung maraming hindi natuwa. Ang sa akin lang, ba't ko naman sasagutin yung kasalanan na hindi ko ginawa?
Christopher, the keyboard gangster. Puta, puti meron pang bumibilib dyan. O kung matapang ka man sa totoong buhay, sa battle, anong connect niyan? Kasi kung puro parinigan lang yung panitikan, ikaw ay weak writer. Mananatiling support ang panira ni Dan kahit pa sa street fighter. Wait, my friends. Si Dan, sa street fighter, naalala ko yun. Parang ano rin siya. Style niya rin parang Ryuken, pero mahina ata yung Hadouken niya. So sinasabi niya mahina yung panira, parang si Dan sa Street Fighter. Dan kasi yung tunay na pangalan ni Chris Delano. Parinigan lang yung panitikan, ikaw ay weak writer! Mananatiling support ang panira ni Dan kahit pa sa Street Fighter! Wait, my friends! Wait, my friends! Let me introduce the gangster! Jomari Espiritu, a.k.a. Price Tag. Ang as, di ba? Ang rapper na mas madalas pang mag-wet lip sa camera kaysa may sabihing maganda. Kasi sabi niya kaya, Blas, saan ka lang hiram ng bayag para harapin ako? Sabi niya kaya, Abra, paano ka nagkaroon ng sapat na bayag para labanan ako? guys, correct me if I'm wrong. If I'm wrong, correct me. Kasi sa pagkakaalam ko, pag mga gangster, ang hinahanap ay gulo. Ewan ko sa dagong to, bakit bayag yung gusto? Istago ka na, Gabo! It's over! Price, kasi wala ka namang worth it na linya. Ikaw nga tong may price sa pangalan, pero wala kang kwenta. Kaya lang naman namin gustong ibagsak tong price, baka sakaling kumenta! Alam mo, hirap sa'yo. Okay, yan. Gusto namin ibagsak tong price, baka sakaling bumenta. Kaya lang naman namin gustong ibagsak tong price, baka sakaling bumenta! Alam mo, hirap sa'yo. Masyado ka lang ang mapapel, nakuha mo pang lumaban sa sunugan. Hindi porke walang record doon, di na kita kayang matunugan. Laayaw mo lamang tayuan ang iyong inuupuan na pinaglumaan ko na trono. Eh paano nga naman aangat yung price kung laging naka-promo? Okay, ganda ng mga bara nila dito. So, second round nila, mas bars na bagsak yung price para bumenta. So, paano aangat yung price kung palagi naka-promo? Binabanggit niya siguro dito yung mga promo battles ni Price tulad ng laban niya kay Apex sa sunugan na promo yon. Wala mang tayuan ang iyong inuupuan na pinaglumaan ko na trono. Eh paano nga naman aangat yung Price kung laging naka-promo? Tapos si Chris Delano may sapot sa magkabilang siko. Ilang to sa kagustuhang magka-bars ng patatoo ng pampreso? Pati mo agad sinabi, marunong din ako magtatoo. Gagawin ko pa ng malugod, bro. Gusto mo lang pala ng bars, edi sa susunod dyan na ako magsusulat sa likod mo. Tanginan ko, oy gago, may bars yan. Yun nga lang, choker. Kung sinabi mo siya si Dan ng Street Fighter, nagkamali ka ata dun, brother. Kasi mas bagay na maging Akuma to eh. Total panay blackout tuwing may battle! Kasi nga, panay choke ang Delano, the last pamamreno, kesa sa traffic, pahintuin to. Sa memorya mo medyo wala ng remedyo, ganyan daw pagdating sinto-sinto. Kaya ano ang epekto, hindi na sikreto ang pag-uwi mo ng bigong-bigo. Paano katatama ng diretso kung ang Chris ay dinisenyo ng liko-liko? Lakas tong 4 bars na yun. Maliban dun sa malakas na punchline, ang galing ng mga internals, internal, dalawang, kumbaga isang pares ng internal multi, isang pares ng internal multi. Ulitin natin yun. Solid yun, solid yung apat na linya na yun. Ang epekto, hindi na sikreto ang choke ang Delano, the last pamamreno, kesa sa traffic, pahintuin to. Sa memorya mo medyo wala ng remedyo, ganyan daw pagdating sinto-sinto. Kaya ano ang epekto, hindi na sikreto ang pag-uwi mo ng bigong-bigo. Paano katatama ng diretso kung ang Chris ay dinisenyo ng liko-liko? Ang Chris ay dinisenyo ng liko-liko. Yung Chris, parang ancestral weapon yun dito sa Mindanao. Yung blade niya, parang wavy o parang
paliku-liku yung ano niya. So nilaro niya na sa pangalan ni Chris yung weapon na Chris. Galing ng linya na yun. Tsaka I doubt na may gumamit pa kay Chris, na may gumamit pa kay Chris Delano ng wordplay na yun, ng angulo na yun. Diretso, liko-liko. Galing. Sinto-sinto! Kaya ano, ang epekto, hindi na sikreto ang pag-uwi mo lang bigong-bigo. Paano katatama ng diretso ko ang Chris ay dinisenyo ng liko-liko? KD ka, bakit hindi ka sport? Tangi na sobrang lakas niya daw tumira. Kaya yung masa, hindi na siya ma-afford. Malakas nga naman yung tirang balibagay, kaya ang dalas mo makaboard. Kasi itong si KD. Oh, dinibdib mo naman ata masyado. Ngayon, tirang balibag. Dalas makaboard. Okay. Board ng basketball. Yung tirang balibag, yung balibag tae na tira. Ang tawag nila. So yun nga, round 1, parang si Senior yung nagdala nun sa jokes niya at sa presence niya. Dito naman sa round 2, mga bars ni Tipsy D yung nagdadala sa kanila dito sa round 2. Board! Malakas nga naman yung tirang balibagay, kaya ang dalas mo makaboard! Kasi itong si KD! Oh, dinibdib mo naman ata masyado! Hindi yung Kevin Durant gago! Kim Domingo! Kim Domingo, pero parang bumenta sa crowd yun. Kim Domingo! Eh si Price na walang kwenta, paano naman? Batuhin na lang natin ang bola, mukhang libre naman. Gago, millionaire kanta niya. Nak naman! O sige, kayo na may, sige, kayo na may kanta. Doon yun na kami nagdaig. Pero ang tanong, ilan yung gustong makinig? Pinagyayabang mo pa? Tangina, ang tanong ko bakit? Gaano kahirap gumawa ng kantang panit? Shit! Kasi pagdating sa battle, walang magagawa yung kanta mo. Para mo na rin sinabi na hanggang intro lang kayo! Sa ngalan ng ama, ng anak, ng espiritu, ang rap game ay kanino? Ulon! Medyo alangalin! Ako lang daw ang rapper na hindi kumakanta porque hindi nyo ako mapaamin! Ba't dyan kayo nalalangin? Malayo sila sa ama namin. Madali silang itumba. Parang palpak na e-cigarette. Yung Diyos nyo walang ibubuga. Oh ano? Talaga bang si Kristo? Gago, hindi ikaw ang hari ng sangkatauhan. Hindi ka magkakaroon ng corona hanggat nandito ang mga tinik mo sa lalamunan! Okay, solid yung round 2 nila. Mas malakas yung sa round 1 nila. Mas bar-oriented. Tapos si Sinyo, ang ganda ng mga singit niya, ng mga patawa niya, na para hindi mauma yung tao. Kumbaga, andun pa rin yung momentum na nasa kanila yung crowd. Tapos si Tipsy D pinapasukan ng matitinding bars. Paborito kong linya dun yung Chris, yung paano katitira ng diretso kung ang Chris ay dinisenyo ng paliko-liko. Ganda ng rhyme, ganda ng internals, ganda ng punto, ganda ng wordplay, ganda ng pagkagamit, ganda ng reference. Tapos, ang ganda rin ng ending nila, yung sa tinik, parang magkakorona kung nasa, yung tinik mo nasa lalamunan. Okay, tignan natin yung round 2 ni Price tsaka ni Chris. Wala kami. Tips! Tipsy, usap nga tayo. Tipsy, usap nga tayo. Bakit ba nag-rap ka parang palaging magayong mukha? Gato ka siya mag-rap, oh. Kahit na natin yung ngiti ko, gaya kong dumura. Ba't ganun? I mean, hindi ko naman sa ine-exage. Pero ang cute ng pisngi mo eh, no? Parang puwet ni Nicki Minaj.
Siguro pag naglilinis ka pa ng mukha, gamit mo baby wipes. Pag pumilit ang pisngi mo, sigurado magka-cellulite. Ikaw, Sino, kamusta yung JJ life? Living the life I see. Putang ina ka, nausa na naman yung itsura mo, nausa tuloy yung piracy. Ang lakas mo pa mambastos ng babae. Anong feel? Okay, dito, opening nila, tinry mag-comedy ni Price Tag, tsaka ni Chris. Sa tingin ko lang, kumbaga, mahirap sabayan si Sino tsaka si Tipsy D sa comedy, lalo na pag hindi yun, kumbaga, hindi ka kilala. Kumbaga, hindi naman sinasabi na porket di ka komedyante, hindi ka na pwede magpatawa. Pero syempre, yung ano mo dun, yung role mo bilang kontrabida, yung expected ng mga tao, dudurugin mo sila ng gamit yung mga maanghang o mga agresibo, mga violenting salita. So, nung pagkatapos nila magpatawa na magpatawa dun sa round 1 at round 2 nitong STD, nung tinry ni Price Tag, parang medyo hindi umeepekto. Lalo na nung tinira niya yung pisngin ni Tipsy D, yung Nicki Minaj, parang hindi yun bumenta sa tao. Kasi parang may hangover pa sila dun sa mga patawa ni Sino tsaka ni Tipsy D. JJ life! Living the life I see. Putang ina ka, nausa na naman yung itsura mo, nausa tuloy yung piracy. Ang lakas mo pa mambastos ng babae. Anong feeling mo yung mukha ng asawa mo pang marketing? Gago! Baka nakakalimutan mo, ikaw lang yung Joker na may matabang Harley Quinn! Joker na bida-bida! Joker na... Gandang rhyme yun. Marketing, Harley Quinn. Binabanggit niya yung asawa ni Sino. Kasi Joker yung tawag kay Sino. Tapos, siyempre partner ni Joker si Harley Quinn. Tinatawag niya, siya lang daw yung Joker na may matabang Harley Quinn. Yun, dapat ganun na patawa yung, kumbaga dalawa yung klase ng patawa eh. Yung patawa na wacky, na parang slapstick, tsaka yung patawa na pwede ka pa rin magpatawa ng seryoso eh, o ng mabangis yung delivery mo. Kumbaga may mga cruel jokes na yun, tulad nito. Although hindi yun, kumbaga hindi yun i-cheer ng mga fans ni Sino dito. Syempre para sa kanya yun. At siguro majority or more than half ng mga attendees dito makatipsy tsaka Sino. Pero yun, okay yun. Dapat ganun yung mga atake nila pag magpapatawa sila. Mukha ng asawa mo pang marketing? Gago! Baka nakakalimutan mo, ikaw lang yung Joker na may matabang Harley Quinn! Joker na bida-bida! Joker na bida-bida! Diba? Joker na bida-bida! Mga tanga lang naman ang down sa'yo kung ikaw lang din magiging mukha ng hip-hop. Tanginapas ako! Joker na clown daw! Gago clown ka bro, pero huwag niyong isiping McDo. Isipin niyo twisted metal na laro, dun lang magiging ahead tong clown na to! Paano ka naging Joker? Hindi ka villain, hindi ka psycho! Naway! Twisted metal, classic na laro. Paborito ko yun, bata pa ako. Yun yung barilan ng kotse. Tapos yung logo kasi nun, yung clown na nasa kotse, ahead tong clown na to. Ahead. So yung ulo ng clown na nasa, nakalagay, nakatatak siguro dun sa kotse, yun yung gusto niyang i-wordplay dito. Clown ka bro, pero huwag niyong isiping McDo. Isipin niyo twisted metal na laro, dun lang magiging ahead tong clown na to. Paano ka naging Joker? Hindi ka villain, hindi ka psycho. Now I burn this clown, now you turn black para nagpapatawang psycho. Ito galing sa Dark Knight. Lulood sa akin yung payaso. In twisted metal, may narinig din ako na ganun na ginamit sa foreign battle naman. Alimutan ko na sino gumamit nun. Si Disaster yata o si Pat Stay. Pero yun nga kasi yung pagka, kaya hindi siguro kumagat ng maayos dahil yung construction ng bars nila parang nakabase kasi sa foreign eh. Iba yung pagka-construct ng grammar kasi ng English na battle rap sa Tagalog eh. Parang isipin nyo twisted metal tsaka lang magiging ahead tong clown na to. Kung iisipin mo sa English battle yun, think twisted metal. That's the only way this clown's gonna ever get ahead. Parang ganun kasi. Kumbaga, iba talaga pag gagawin mong Tagalog yung
Kumbaga mas maiintindihan ka ng nakakarami pag mas Tagalog yung construction o yung orientation ng pagka salansan mo ng mga bara mo imbis na gagayahin mo. Siyempre sila Price Tag, Chris Delano, lahat naman nanonood ng foreign battles para sa inspiration. Pero tendency kasi nun, parang pati yung approach o yung atake, magagaya. Kaya minsan, yung mga rhymes, English, minsan, kumbaga yung pagka place ng subject tsaka predicate, kumbaga nakabase sa English, eh, iba kasi sa Tagalog eh, yung construction eh. So, yun. Insight ko lang pagdating sa ganun. Ako, Joker na clown daw. Gago clown ka bro, pero huwag niyong isiping McDo. Isipin niyo Twisted Metal na laro, doon lang magiging ahead tong clown na to. Paano ka naging Joker? Hindi ka villain, hindi ka psycho. Now I burn this clown, now you turn black para nagpapatawang psycho. Ito galing sa Dark Knight. Lulood sa akin yung payaso. Back, back, hit Ledger, patay na yung Joker bago pa mapanood ng mga tao. Kaya, isa kang bobo na feeling matalino, alam mo kung sinong may something. Hindi mo kami kayang bula, hindi kami Morty na Spalding. Ang lakas mo pa maghamon ng pustahan, putang ano, kaso mo hindi mo pa nababayaran. Ang lakas mo umacting yung dating yoga position, naging sorry na lang, parang fighting style ni Dalsim. Kaya yung pagsama mo sa kanya, isang malaking katangahan. Tangina ano kanya, side chick? Nagmukha ka side chick, ang sarap mong tadyakan. Bitch ka ng taga Pampanga. Tangina bitch ka ng taga Pampanga, para kang popok na bayaran. Tangina sa tandem nyo, nilugar mo lang sarili mo, bitch! Oo, bataan! Kaya kung para sa para lang di kayo nakakatuwa, Tom and Jerry ang galawan, nagsama yung pusi at daga! Mabenta kayo sa tao, kasi suki ang tanga, pero para sa akin wala kayong dapin, para nag-knock-knock joke sa pulubing gala! Yung sinasabi mo sa akin na luto yung laban namin, sobrang weak tol. Paano mangyayari yan? Hindi pwedeng umubra yung prince sa king at akin yung gun bars, kaya gamay ko yung pistol. No, fuck gun bars. Gamer ka, ito RPG sa taas ng ere mo, doon ka babagsak. Career fall, ngayon yung mga linya kong clips, nag-switch ng rockets, galawang Chris Paul. Aligma! RPG, nilaro niya sa rocket propelled grenade tsaka role-playing game. Tapos yung rockets, yung clips nag-switch sa rockets, parang galawang Chris Paul. Yung clips o yung clips ng mga barrel, nag-switch daw sa rockets. So, laro din dun sa team sa NBA, si Chris Paul, dating clips o clippers, na napunta sa Houston Rockets. Na ngayon, syempre, Oklahoma Thunder na. Papakabandwagon ako ngayong gabi. You can't blame me. Parehas shooter, Splash Brothers ng Liga, Steph and Clay 3. Yung pangalan mo, Kevin yung pangalan. Nasa inyo yung love, but you can hate me. Pero ngayong gabi, kami magkakampiyon ngayong taon. Nasa akin yung original na KD. Kasi pain, game, sick, masakit pa to sa bros and scars. Simulan nyo na mag-wish when we start shooting stars. Gumawa ka pa ng issue na may kaso para mag-trending. Tangina, nagpapaka-hard. Sana natuluyan ka nalang makulong. Doon ka lang magkakaroon ng bars, bitch! Okay na? Sinyo, okay na? Okay yun yung round 2 ni Price Tag at ni Chris Delano. Medyo may mga tumigil sila na part doon na parang halatang halata. May part pa na binulungan ni Chris Delano si Price Tag. Pinaka nagusto ko linya doon yung RPG. Yun, clips, rockets. Medyo late sila nag-init dito sa round 2. Kumbaga, first half, medyo okay lang. Tapos, yung papunta sa dulo, doon sila nag-init. Para sa akin, malino itong round 2 para kay Sinyo tsaka kay Tipsy D. Maliba doon sa Chris na linya, meron pa silang mga Price Tag na wordplay. Yung ibabagsak yung price. Para mabenta, tapos yung promo, tsaka mas malinis yung performance ni Sinyo tsaka ni Tipsy D dun sa round 2. So round 2, Sinyo at Tipsy D pa rin. Okay, tingnan natin yung mangyari sa round 3. Gago, sa sobrang pangit ng asawa mo, kahit si Badang, magdadalawang isip na malakin yun. Yung, wala kaming panalo sa inyo eh, no? Wala!
Kasi kapag sila natalo, status niyan, jokes lang kasi habol nyo. Kapag kami natalo, status niyan, tinurog namin mga idol nyo. Kapag kami nanalo, bobo yung judges, bobo yung mga fans. Oh shit! Pero pag sila nanalo, magyayabang si Gago, still undefeated! Who's next? Anong who's next? Bakit lahat kaya mo? Di ka pwedeng matalo? Sino ka si Jesus? Tanginan dito na si inyo. Delivery pa lang eh. Sino ka si Jesus? Galing. No, hindi ka pwede matalo. Sino ka si Jesus? Sobrang natural. Galing. So dito, opener nila, kumbaga wala silang panalo. Kahit anong mangyari, may masasabi daw si Price Tag tsaka si Chris Delano. Nasigundahan pa ni Sinyo ng ganun na linya. So, who's next? Bakit lahat kaya mo? Hindi ka pwedeng matalo? Sino ka si Jesus? Jesus, pinatunayan mo lang na hindi ka legit sa kultura. Tama yung sinabi ni Bruce, kasi ang tunay na hip-hop, dapat loose. Tapos ikaw? Yo! Ikaw, panay ka nakabanggit sa frat kapag ikay long-lango. Siguro lagi kang nati-DA, kasi mukha kang palong-palo. Hindi ganyan sa kapatiran, wala ka sa katuwiran, basahin mo ulit ang leksyon mo. Kahit gaano pa katibay, kung mali ang paggamit, magkakapatid ka sa connection mo! Naalala mo pa ba nung sa Davao? May dito, fraternity bars. Lagi daw siya nadi-DA o nadi-disciplinary action. Lagi daw binabanggit yung frat. Katuwiran, basahin mo ulit ang leksyon mo. Kahit gaano pa katibay, kung mali ang paggamit, magkakapatid ka sa connection mo! Naalala mo pa ba nung sa Davao, Price? Price? Okay, medyo nag-alanganin. Magpapasalamat sana ako kasi sobrang nice. Kaso baka magalit ka sa akin. Feeling ko nga best friends na tayo nun eh. Kasi kung nasan ako, nakadikit ka. Nung wala ng upuan, binigyan mo ako ng pwesto at nung hapunan, nagdasal siya. Nung inuman, makulit siya. Pagdating nung inuman, pinagtabi mo pa ako ng pulutan, aminin mo na kasi price tag, mabait ka. Huwag masyadong pa-bad guy. Huwag na masyadong pa-bad guy. Tangina, napakasama. Lahat na yata ng masama, gagawin nila magmukha lang masama. Alam nyo ba na masama yon? Hindi na nga kayo totoo sa sarili nyo kahit di kayo sumang-ayon. Kasi bakit naman kayo magpapakatotoo? Eh, wala namang masama doon. Eh, huwag mo sanang masamain yon. Okay, galing ng angulo. Masama, gamit nila na mabait daw talaga si Price Tag sa tunay na buhay. Which is totoo, mabait to si Price Tag. Sinasabi, ang galing nung laro niya na, ba't nga naman magpapakatotoo, eh wala namang masama doon. Kumbaga yung kasabihan na yon na ilaro nila na, kumbaga hindi nagpapakatotoo si Price at si Chris Delano, kasi hindi daw yon masama. Kumbaga, gusto kasi nila Price Tag at ni Chris Delano. Kumbaga, yun nga yung pangalan ng clothing line ni Price, yung villain wear. Kumbaga, yun yung gusto niyang imahe sa mga tao, yung masama siya, salbahe, kontrabida. So, ang ganda nung paglalaro nila dito nung angulo na to. Sa sarili nyo kahit di kayo sumang-ayon, kasi bakit naman kayo magpapakatotoo? Eh, wala namang masama doon! Eh, huwag mo sanang masamain yun. Yun. Alam mo, mabuti pa. Magpakabuti ka. Mas makakabuti yon. Buti nga, pinakitaan namin kayo ng kabutihan kahit alam namin di nyo pagbubutihan ngayon. Pero mas mabuti na yon. Kesa naman dito. Nirin ka dito. Buti nga sa'yo. So yun, si Sinyo naman dito yung bumida dito. Ginamit niya yung mga one-word schemes niya. One-word scheme. Dito, ginagamit niya yung buti, puro mabuti. Nanggaling dun sa masama. Okay. Okay din. So far, okay yung opening nila sa third round. Alam namin di nyo pagbubutihan ngayon, pero mas mabuti na yon kesa naman dito. Nirin ka dito. Buti nga sa'yo. Buti nga sa'yo. Kasi itong si Chris Delano, tignan mo yung forma, panggago. Pero di ba gangster to? Ay, oo nga, no.
Tangina, yung mukha pa lang mukhang mapuwersa na to. Kasi tingnan niyo yung mukha. Ang force, no? Porn, di ba? Gago! Mas gugustuhin ko ng magmukhang tangake sa maging kamukha mo! Kasi yung mukha mo, ang sarap basagan ng isang ace. Malamang tumbang presyo! Parang nakipaglaro ka sa may brace, tapos brrrr! Start ng chainsaw sa pagsak mong katawan, saka ako bibitawan habang pinapalambot ng umaagos mong dugo ang lupang ating pinaghukayan. Pasensya na, espiritu! Pati na rin sa'yo, Price! Humihingi po ako ng tawad para ibaba na yung price! Anong ganbar, ganbar? Tanginan din na yan ang uubra! Yung kakaganbar mo mukhang namana mo pa sa iyong ama! Kasi halata namang ikaw yung pinakasupot na naiputok niya! Pwes, pag ako nag-warning shot sa'yo, Granada, at least doon masasabi mo na yung karir mo nagkabung na! Oo, pagdating sa ganbar, kayo'y mas kilala. Pero di ba't nakakatawa na sila tong puro ganbar sa liga pero kami yung mas may mga pumutok na linya! Oo, ano? Ito ba yung mga rapper na gusto niyong manalo sa kompetisyon? Eh di kung ganun, wala na kaming balak mag-champion! Pero bakit naman namin hahayaan yun? Hindi naman namin hiniling na ayangat kami ng tao pero usa nila yung ibinigay. Kaya sino ba naman kami para tanggihan pa abutin ng tagumpay? Okay, yung round 3 ni Sinyo tsaka ni Tipsy D. Siguro para kasing bigat ng round 1 nila yun. Para sa akin, round 2 yung pinakamalakas nilang round. Round 1 tsaka round 3 nila, magkasilakas. Tignan natin gagawin ni... yung nagustuhan kong part doon sa round 3 nila, ni Sinyo tsaka ni Tipsy D, yung masama tsaka yung mabuti yung nilaro nila yun. Tsaka yung pinaka napatawa ko nung sino kasi Jesus, nakakatawa. Tignan natin yung round 3 ni ano, Price Tag tsaka ni Chris. Dela, nung nilayin na si Price, medyo agree ako dun. Tapos bigla akong naubo. Kasi nung nilayin yung mukha ni Price, napatingin ako sa ngipin mo, parang patay na ako. Putangin ng to. Manalo, manalo! Sa amin, hindi na importante makibaka. Labanan kasi ngayon, hindi na para. Kundi ko sino mas kilala. Asa na ba essence ng battle rap? Yung pinaglalaban ng flip top dati, wala na. Yung tagline dati na respect the MCs. Ngayon, iwasan ng pirata. Ha? Huh? Arik, usap nga tayo. Pag-alingan pa ba ng sulat o bastusan na lang? Hirap kasi sa atin, ibig sa itama ang mali, kaya nagagatungan pa yan. Paano maglaki ng anak mong si Tintin, sabihan siya ng, uy, tayoga naman. O kaya this oras ng gabi, tapos yung kwarto niya biglang pasukin ni Badang. Ganyan linya ang gusto mo, di ba? Yung tipong bastusan yung diskarte, hindi makapag-brainstorm ng bars kasi yung utak kalahati. Magulang ka sa anak mo, pero sa battle, mas magulang ka, grabe. Wala kang pinagkaiba kay Badang. Sumigat ka lang sa pambabastos mo ng babae. Yan ang idol nyo, si Joseph Cagasan at si Kevin Andrade. Isang magaling magbastos at palaging binabastos yung shota palagi. Pati ba naman yung broken family sa uling battle nyo, dinamay nyo pare. Bagay nga kayong tawaging STD kasi madalas below the belt ang atake. Wala na ba kayong masabi? Pati pamilya, ginamit yung pantrasto. Ang mababaw nyo na nga mag-isip, tapos yung bunga nga masahol pa sa hayop. Kahit sino babastusin, para yung crowd, mas lalo nyo mahakot. Suicide banner ang galawan. Mandadamay ng iba pa na magpasapo. At real shit, alam kong alam ninyo na itong si Tibbs, hindi namang bastos dati, hindi mahirap. Suicide Bomber, parang meron na rin gumamit yata dati noon. Hindi ko alam kung sila yung nauna, 2017. Hindi ko sure, pakicomment sa baba. Hindi ko alam kung tama ako. Pero parang may Suicide Bomber na rin na nandadamay ng iba. So dito yung tinatalakay nila dito, yung pangdadamay daw nila Sinyo. O ni Sinyo, specifically ng mga ng pababastos ng babae. Siguro ito yung reference sa battle nila ni Shea, kung saan dinamay niya si Ad Mateo. So ito yung angulo nila dito. Ang galawan, mandadamay ng iba pa na magpasapo. At real shit, alam kong alam ninyo
na itong si Tibbs, hindi namang bastos dati, hindi mahirap ipagtangto. Sumama daw siya kay Sinyo para mag-workout. Sinong niloko ng putang inan to? Kaya alang sumama sa nag-gym para may taga-bit-bit ka ng bangko. Bakit pa kasi kayo nagkampi? Para kunwari dalawang superstar pinagtagpo, eh sobrang contradicting ng tandem, malatang pilit dalawang to. Doble karang pagkatao, walang prinsipyo ang daganto. Kaya bitch, please, daig mo pa si Mystic sa pagpapalitan nyo. Tanginan to! Let's go, Chris! Tanginan to! False image, bitch move, parang cosmetics. Pakita tao ka lang, parang politiko sa Senate. Tapos na ako paasun at ikaw authentic. Ingat ka dyan kasi plastic na ka ng kamay yan, parang prosthetic. Kaya! Gamitin mo nang yung time machine upang bumalik sa nakaraan, upang bumatil ka ulit doon at maggumamit ng mga barang galing sa nakawan. At ikaw, tangina mo ha, gamitin mo yung kanyang time machine upang pumunta sa hinaharap para pag nakita mo sa aon pag sinabi ni Anigmang 2x2 champion, si Price Tag at si Chris Delano na harap. Ano? Ngayon nakita nyo kung paano namin pinalo yung paborito yung tandem sa ngalan ng ama, ng anak. Hindi na natin kailangan manalangin! Shots by Cartel to at ang 2x2 ay amin! Amen! Amen! Okay, yung round 3 ni Price Tag at ni Chris Delano. Personal yun, yung ginawa nilang approach dun. Siguro, wala akong mga ano na linya na, kumbaga medyo yung hindi nakabase sa punchline o sa quotable yung strength nitong round 3 nila, kundi yung buong approach. So, ginamit niya yung time machine na konsepto ni Tipsy D, balik doon sa nakaraan, balik sa mga barang ninakaw, tas siguro parang round 1 din to, bibigay ko to kay senior Tipsy D pa rin ng konting-konti. Para sa akin, mas nagustuhan ko yung overall na laman nung round 3 ni Tipsy D tsaka ni Sinyo, pati kung paano nila tinapos yung abutin yung tagumpay. Baka mas iconic yun na pang tapos kesa dun sa tinapos lang nila Price Tag ni Chris Delano ng catchphrase nila, pero walang parang solid na parang pang sarado ng kabaong. So parang kapareho lang din ng round 1 yung round 3, lamang ng konti, si Sinyo tsaka si Tipsy D. Tapos yung round 2, yun, malinaw na Sinyo, Tipsy D yun. So all 3 rounds, bigyan ko kay Sinyo tsaka kay Tipsy D. Tingnan natin yung judging dito. Welta pala yung tong 4, 2x2 2017, Price Tag Chris Delano, Tipsy D, Sinyo. Maging ice pang beses para sa kanilang apat. Laking shoutout ulit sa inyo lahat-lahat ng kasama natin ngayong gabi. Ang boto ng hurado, 8-0 na bawasan na isang hurado. 8-0 advances sa tournament. Sinyo at Tipsy D. Okay, 8-0. Pabor kay Sinyo at Tipsy D. Masasabi ko, overall, itong battle na to, parang magaling yung performance. Mas malinis lang talaga yung kay Sinyo tsaka kay Tipsy D. Tsaka mas marami silang tumatak na punchlines, mas natapos nila mga maayos yung mga rounds nila. Kaya sa kanila napunta to. So sana na-enjoy nyo itong episode na to. Abangan pa yung mga susunod na uploads natin. Maraming salamat sa inyo lahat. Mag-iingat kayo palagi. Hanggang dito na lang. Peace. I'm out.